kung tumanggi siya na mag-audit today, eh babalik na lang ako, i-dokumento mo. O sige sir, gumawa ka tayo ng dokumento na babalik ka. So, na-establish mo na ngayon kung anong oras at saka anong araw yung susunod na event eh. Sulat nyo na meron kayong agreement. Okay? Na magko-comply kayo sa agreement na yon. At yung agreement na yon ay promise niya. Na kung magbabiolate siya sa agreement na yon, yung provision ng tax code ang i-incorporate or magpe-prevail or gagamitin ninyo. Actually, inililing niya ko yung revenue officer sa section 275 and section 269 pag ganun ang ginawa nyo. So, napakasimple. Okay? Huwag niyong paalisin. Ang pinakang problema ng taxpayer sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kala nila nagbibigay ng extension ng BIR kung pinareceive at tapos umalis. Hindi. Talo ang taxpayer pag gano'n ang situation. Why? Hindi babalik yan eh. At sasabihin, hindi ka nag-comply. So, talo. Dapat, at the time, nandiyan dyan sila, mag-comply ka. Ganun din naman ang sinilecture ko sa inyo noong mga nakaraang araw eh. So, ituloy natin yung ating pag-aaral. Punta naman tayo ngayon doon sa second paragraph, Ma'am Love, Ma'am Guia. I would welcome you calling us by telephone or coming personally so that whatever difficulty behind the delay of the presentation of your records may be threshed out in an atmosphere of goodwill and cooperation. Dedikado to. Tong portion na to. Kasi dito, inaamin mo, may delay ka. Ikaw yung may kasalanan kung bakit merong hindi nila ma-perform yung kanilang investigation. Talo ang taxpayer dun. So, since delay ka naman talaga dahil wala ka nang, hindi mo ginamit yung right pagdating sa LOA, hindi mo ginamit yung right mo pagdating dun sa first notice. Gamitin mo ngayon yung right mo ngayon sa second and final notice. Do not delay. At lalabas dapat na ginagamit mo yung right against prolonged audit kasi may ganung rule. Kung hindi nyo alam yung ganung rule, nasa integrity manual ng BIR yun, yung tinatawag na IMP, Integrity Monitoring Program, nakalimutan ko lang yung number, pero sinabi dyan, yung anong gagamitin mo pag ganito na ginagawa ng BIR, ito po yung gagamitin ninyo, paki-download nyo lang, available yan sa website ng BIR. Okay? Puntahan nyo yung letter K dyan, nakalimutan ko, 18K ata, section 18K ang pupuntahan nyo. So, talo tayo dito pag yan ang ginawa nyo. Last paragraph. The subpoena aforementioned shall be given due course only if you fail to heed this request within 15 days from receipt hereof. Okay, wag ka na maghintay na matapos yung 15 day. On the dot. The same day, meron na tayong request for immediate audit. Yun lang ang sagot dito. Kasi tama yung ginagawa nila, yung regularity in the performance of official duty nasa kanila eh. So, talo tayo lagi pagdating dyan. So, isusunod natin pag-usapan, isa na namang sample ng letter of, ng second and final notice. Maikli naman to. Okay? At bakit ko pinapresent sa inyo iba-ibang klase? Para maging familiar kayo. Anong gagawin ninyo? Kasi nasa loob na mismo ng letter ng BIR yung subsequent act ninyo eh. Ma'am Guia, tulungan mo ako ulit. First paragraph. Your books of accounts and other accounting records are due for routine verification for internal revenue tax purposes. Revenue Regulations number V-1 mandates that the presentation of books of accounts and related records upon demand of an internal revenue officer is the duty of the taxpayer concerned. Pursuant thereto, we have to verify the information contained in your tax return and the records thus requested so that a fair and true assessment of your internal revenue tax liability may be arrived at. Okay.
Kaya ako to sinama dito. Itong portion na to ang pinakamaganda sa lahat. Ito, hanggang dito. Anong sabi? Pursuant thereto, we have to verify the information contained in your tax return. Okay? Ibig sabihin nito, yung tax return nyo, tama. Tama. Naghahanap sila ngayon ng paraan para maging mali. So, nire-request nila, fair and true assessment. Ito yung pinakamagandang statement dito. Gagamitin mo ngayon yan. Gagamitin mo yan in favor of taxpayer. Katulad nung pinos ko nakarkanina tungkol sa assessment ng BIR. Sabi niya, hindi ako mag-i-issue ng NOD, mag-initial conference muna tayo. Napakaganda nun. Kasi pinahaba niya yung 30 days. Dito naman, sinasabi, a fair and true assessment. The question is now, how to arrive at sa true, ano ba sabi? A fair and true assessment. Ikaw ngayon magdidikta nun. So, pag na-receive ko ngayon to, again, anong gagawin ko? Request for immediate audit. Kaya lang, kakaiba doon sa diniscuss ko kanina. Kasi nagsasabi siya ngayon ng fair and true. Eh, yung fair, isalitang legal yan eh. Nasa new civil code natin. Yung true, nando doon sa tax code. So, paano ngayon yun? Paano natin malalaman kung fair and true? Kagamit ka ngayon nung... Hindi ko alam kung nasa website ito ng BIR. Ito yung basis para maging fair and true. Ramo 1-2. Ito yung pinakabago. Okay? Kaya binabago nila yung Ramo. Ah, ang unang-una niyan ay Ramo 1-95. Kaya nila binabago yan because ginagamit yan ng mga taxpayer na mayroong kaalaman sa tax para i-cancel yung assessment. So, through the years, from 1995, kung nakikwento ko lang sa inyo, ha? Nakakancel yung assessment because hindi ginagamit ng BIR yung RAMO. At nakakasilip yung mga taxpayer na mga loopholes na para makancel yung assessment using RAMO. So, kaya nila pinapalitan every year yan, nag-e-evolve yan. Tinatanggal nila yung loophole na ginagamit ng taxpayer or loopholes at pinapalitan nila ng magandang statement. Hindi lang yon, nagdadagdag sila. For example, tungkol dito sa second notice na pinag-uusapan natin. Dati kasi, pag dineliver yung letter of authority after 30 days from the date na nakasulat sa face ng letter of authority, makakancel yung letter of authority. Void. Tinanggal nila yon. So, paano tinanggal? Yung lumang RAMO 1-2000, 20 years ago, pinalitan ngayon na lang ang sinasabi ko ngang RAMO 1-2020. So, yung mga maling statement sa nakalipas ng mga RMOs, bago na ngayon, eh since nasa bago tayo ngayon, 2021 na, may na-audit ang BIR, wala kayong ibang gagamitin para maging fair and true ang assessment ng BIR na gamit kayong RAMO. For example, paano ko ginamit tong RAMO na to? Sabi ng BIR, inag-audit kami. O tinanong ko sa kanila, in-audit nyo ba lahat ng invoices ng taxpayer? Hindi. Kumuha lang kami ng random. Okay. Ano yung nasabi ngayong true and correct? Yung assessment nyo, eh hindi nyo pala na-audit lahat. Eh, pwede naman kaming gumawa ng random. Totoo, pwede kayong gumawa ng random. Pero ano ba nakasulat sa RAMO 1-2020? Ang nakasulat dyan, i-audit nyo lahat ang all invoices. Pag sinabi bang all, ibig sabihin konti lang, o lahat, 100%. O di hindi sila nakakibo. So, nasira ko na kagad yung regularity in the performance of official duty kasi walang regular na ginawa. Ang regular is i-audit. Similarly, dito sa pinag-uusapan nating second and final notice, ha? I-check nyo, idagdag ninyo sa request for immediate audit yung paggamit
ng ramo kasi binanggit nila rito, napakagandang statement 'yan. Okay? Banggitin niyo yung kailangan nilang gawin kasi obligation nila 'yon. Now, itong susunod na statement, babasahin uli ng ating kaibigan at magaling na tax bookkeeper, si Guia. Our revenue officers who are assigned to conduct the investigation of your tax liabilities have reported to us that up to this writing, you have not fully presented the needed records to them for examination despite repeated requests. Your failure to do so, being a violation of the aforesaid bookkeeping regulations, has constrained the investigating officers to recommend the issuance of a subpoena duces tecum to be served on you as prescribed. However, in the spirit of maintaining cordial taxpayer BIR relations, this office is giving you this final notice to allow our investigating revenue officers to have access to your accounting records. Okay. So, sayang na di lang, ha? Meron akong ginagawa ngayon dito sa... Hindi ko maintindihan bakit ayaw nitong... Okay. Ito po kasi, itong statement na to, you have not fully presented the needed records to them for examination despite repeated requests. Pag hindi nyo yan nerefute, lalabas totoo. So, kung kayo ay from the letter of authority hanggang sa first notice, ini-invite nyo sila, susulat nyo yun. Yun yung isang dapat nyong gawin. Otherwise, by estoppel, itong statement na to, lalabas na tama. Okay? So, ito yung isa sa mga dapat nating i-consider at bigyan ng answer. Kung totoo naman yon, lahat dapat ng effort nyo ay hindi papunta sa subpoena, palayo. Again, sige, kung wala na tayo, mayroong isang taong stress. Inabasa ko, super stress daw siya, nagpapatawag. So, okay na tayo, sasarado ko na to. Thank you very much. Peace and happiness be with you for life. See you later. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Gina.